At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kamanata ng kanyang kwento na pinamagatang Anak ni Janice, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nagbakatulog dahil sa kalasigan si Dindo ay sinabagtala ni Janice ang umalis at nagpunta sa bahay ni Ramirez at ibinigay ang kanyang pagkababa. Samantala, nagising si Dindo at hinahanap si Janice pero wala sa loob ng bahay kaya nagduda na ito at sinundan niya sa bahay ni Ramirez. Pero umalis na kaagad si Janice at inihatid ni Fida. Kaya hindi na nakita ni Dindo. Naniwala naman si Doña Josefa sa dahilan ni Janice na parang naglilihi na siya. Pero duda si Dindo. Bakit? Hindi ka ba masaya? Dako, kaya pala lumabas ng bahay kagabi. Dahil gusto raw niyang kumain ng hilaw na bangga. Wala siyang nakitang nagtinda ng bangga sa labas. Kaya ako na lang ang maghahanap para sa kanya. Mahirap na. Baka makunan pa. Tayka, bakit parang hindi ka masaya? Dindo, iho, walang kaduda-duda. Buntis na ang asawa mo. Hindi ka ba masaya? Hindi, Mami. Ha? Abay, bakit? Kung buntis nga siya, diskumpiyado ako. Nabaga hindi ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Dindo! Yan ang totoo, Mami. Mari ko. Baga nakikipagkita siya sa middle na yon na hindi ko namamalayan. Ano ka ba naman, iho? Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan mo. Paano naman kasi, puro alak ang inatupag mo. Wala kayong maiki, Mami. Natuturi din ang tenga ko. Tama na. Nangyayari sa iyo? Mami, sakit-sakit ng banahan ko. Magagalak ka na. Dindo, gumising ka. Si Janice, magagalak na. Dindo! Mami, bakit iiyak niyo? Karama nagtulog ko eh. Tumayo ka na dyan at isugod natin sa ospital si Janice. Magagalak na siya. Ano ba yung magagalak na siya? Bahala siya sa buhay niya. Dako, hindi ka ba masaya? Dahil ipapanganak na ang unang bibi ninyong mag-asawa. Duda ako, Mami, kung ako nga ang ama ng ipinagbubuntis niyang yan. Ano? Kung ayaw mo, ako na lang. Hindi ako makapapayag na may masamang mangyayari sa apo ko. Diyan ka daga, batugan! Kahit anong sabihin ninyo, malayo-malayo sa loob ko ang ipinagbubuntis ni Janice. Iyak ng bata. Lumabas na ang anak ni Janice. Pero wala akong naramdaman sa batang yan. Kaya malakas ang kutob ko na hindi ako ang ama. Hindi ako. Thank you.
Atoy! 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 Ano ka pa naman niyang? Nakakagulat ka naman. Eh, tignan mong nangyari, oh. Nasira ko tuloy itong ginagawa ko na kulugan ng Atoy, manok. Alam mo ba? Masaya ako, oh. Dahil may apo na tayo. Nanganak na si Janice. Kaya halika, dalawin natin siya para makita natin ang apo natin. Halika, halika, halika. Ano ka mo? Nanganak na si Janice. Ha, lumabas na ang ating apo. Eh, ano na ang apo natin? Babae ba o lalaki? Eh, kung lalaki, magandang pangalan niya. Ah, Atoy Fortunato din para magmana sa akin. Guwapo at matalino. Ay, nako. At kung babae naman, kailangan ang pangalan niya ay Ilyag. Birhilya, para magmana rin sa akin na maganda at mabait. Eh, ano pang ginagawa mo dyan, Ilyag? Tayo na. Eh, dalawin na din ang ating apo. Bilisan mo. Atoy, hintayin mo ako! Huwag mo akong iwan! Atoy! Ay, kaya nabilisan mo na yan. Sabik na akong makakita sa apo natin. Atoy, bumalik ka rito! Nakakasunsilyo ka lang! Butas pa! Ay, magpantalon ka muna! Nakakahiya ka! Atoy! Del, halika na. Kumain na tayo. Ah, kumain ka na, Fina. Dahil parang hindi pa ako nagugutom eh. Parang masamang pakiramdam ko. Bakit? May lagnat ka ba, kuya? Wala naman, pero hindi kumain din din itong nararamdaman ko. Parang kinakaban ako na hindi kumain din din. Eh, baka naman napagod ka sa paggagapas ng palay, kuya. Magpahinga ka muna. At mamaya ka na lang kumain. Ay, siya nga pala. Dumaan ako sa bahay ng kaibigan ko na malapit dun sa bahay nila, Doña Josefa. At sinabi ng kaibigan ko na nanganak na raw si Ate Janice at isang napakagandang babae raw. Ano? Ang anak namin? Isiti lang na. Kuya, may sinasabi ka ba? Ha? Ah, wala, Fina. Wala. Kailangan makita ko bata. Pero paano? Siguradong makikita ko ni Dindo kapag dadalagan ko siya. Ah, tama. Gagawa na lang ko ng sulat para sa kanya. At ipagbibigay ko na lang sa kaibigan ni Pina. Tama. Gagawa na ako ng sulat para mabasa ka agad ni Janice. Oh, yan. Nakahanda na lahat ng mga gamit mo, Janice. Pwede ka nang umalis sa bahay na to. Sige. Aayos na kami ng anak ko. Alam kong iniiputan mo lang ako sa ulo eh. Kaya napag-isip-isip kong pakakawalan na lang kita para makapaghanap na rin ako ng ibang babae na karapat-dapat sa akin. Nagkamali ako sa pagpili sa'yo. Hindi ka pala mapagkakatiwalaan. Napagalan, di ba? Sige! Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Pero itaron lang ang masasabi ko. Alam mo na noon pa na may kasintahan ako. Pero gumawa ka ng paraan para maangkin mo ako. Ang maagaw mo ako kay Midel. Hindi ako nakatanggi dahil sa sinisingil mo kay Itay. At ako ang naging kabayaran. Palagay ko naman, sapat na sigurong kabayaran ang katawan ko. Pinagsawaan mo na ako. Nagtagumpay ka na maangkin ang buong katawan ko. Pero, hinding-hindi mo naangkin ang puso ko. Tama na! Umalis ka na.
Naghihintay na yung taxi sa labas. Umuwi ka na sa inyo. Dalihan mo, Atoy! Dalihan mo! Ay, nako! Sabi na ako makita ka po natin! Dalihan mo, dalihan mo! Sabi ko lang makarami po natin. Nandiyan na ang mga magulang mo. Sige, umalis na kayo. At huwag na kayong magpapakita pa sa akin. Maligaya ko, Denise. Dahil pinagtagpo ulit tayo ng Diyos. Akala ko, wala na tayong pag-asa na makapagbalikan pa. Ang problema lang natin ngayon, hindi tayo pwedeng magpakasal. Hindi bali. Ang mahalaga, magsasama tayo, kapiling ang anak natin. Salamat sa Diyos at nagbuo ang ginawa natin. At siyang dahilan ng pag-ayaw ni Dindo sa'yo. Oo, Midel. Masayang-masaya ako ngayon. Kahit ano pang pinagdaanan nating pagsubok, ay nakayanan natin. Kuya Midel, Ate Janice, may magandang balita. Anong balita yan, Fina? Kuya, may nagpunta rito na tauhan ng munisipyo. Ha? Bakit? Anong sadya nila rito? Naku, Kuya, paparangalan ka! At makakatanggap ka pa ng malaking halaga. Ha? Bakit naman mo pararangalan at makakatanggap ng malaking halaga? Eh, Kuya, ikaw raw ang napili nilang paparangalan dahil sa ginawa mong pagbabawal sa mga magsasakang pumuputo ng mga kahoy. Naku, Kuya, makikilala ka sa buong bayan at may pera ka pa. Ha? Oh, Diyos ko, maraming salamat po sa biyayang ito. Maraming salamat po. Ilyang, ang saya-saya ng apo natin. Wala siyang problema at nakakaalis din ng problema. Eh, makargang rin nga ang apo ko. Atoy, may sasabihin ako sa iyo. At huwag mong ipagsasabi sa iba, ha? Ha? Eh, ano yun? May nakalaw ka na namang chisme. Ay, nako, huwag kang chismosa, Ilyang. Hindi ako chismosa at hindi rin chismis itong sasabihin ko. Alam mo, Atoy, may kapangyarihan ang batang ito! Ilyang! Dalian mong pagpapatakbo ng sasakyan mo, Dindo, para mabutan pa natin si Atty. Santiago. Kailangan makausap ko siya. Mauubos ng ating ari-arian dahil kinukuha na ng bangko. Ah, bakit kasi nagkasunod-sunod ang kabalasan na dumating sa atin? Oo, pati ang daddy mo inatake. Naging inutil na siya. At dahil hindi na niya kaya, tinanggal siya sa posisyon bilang presidente ng kumpanya. Wala na. Paubos na ang kayamanan natin. Kung makukuha na uli ng bank ang property natin, tangi ang bahay at lote lamang ang matitira sa atin, Mami. Oo, iho. At baka sa susunod na araw, ay makukuha na rin yun dahil nakasangla na rin. Dahil ginamit natin sa pagpapuspisan sa daddy mo. Ano? Hindi.
Hindi ako sanay sa kahirapan, Mami. Kaya kung makukuha pa yun ng bangko, mapipilitan akong gumawa ng masama. Oh, Tito! Wala na akong iba pang mahihiling sa Diyos. Maligayang maligaya ako sa buhay ko ngayon. Ako rin, Midel. Yan, marami na tayong ari-arian at ginagamit natin para makatulong sa mga kababayan nating mahihirap. Oh, Janice. Alam mo, tuwang-tuwa ako dahil ang daming nag-aanyaya sa anak natin para magbigay ng payo. Napakatalino niya, Janice. Oo nga eh. Kakaiba siya, no? Biruin mo, sa gulang niyang 8 taon, daig pa niya ang mga taong may mataas na pinag-aralan. Sabi ng kaibigan kong doktor, marami daw alam si Mahal na hindi niya alam. Kaya gustong-gusto siyang makakwentuhan eh. Alam mo, totoong sinabi nila inay at tatay na mahiwaga ang anak natin. Mama! Papa! Oh, Mahal anak, nakabihis ka. Saan ka ba pupunta, ha? May nag-anyaya na naman sa akin na magbibigay daw ako ng payo sa mga doktor at abogado. Kasama ko po si Tita Fina. Ha? Oh, sige anak. Baka pwedeng sumama kami ng papa mo. Kayo ang bahala. Kung gusto ninyong sumama, tayo na. Nakita mo ba yung nakita ko dito? Opo, Mami. May seminar palang naganap. At kasali doon si Astor ni Santiago. At yung anak ni Janice, ang isang tagapagsalita nila. Oo, Dito. Malakit ang kinikita ng bata. At sinabi sa akin ang kaibigan kong malapit sa kanila. Ay, umabot pala sina Janice at Midel. Marami na silang ari-arian. Opo, Mami. Kaya may naisip akong gawin para hindi tayo tuluyang malugbok sa kahirapan. Ano yung iniisip mo, iho? Total, kasal kami ni Janice. At hindi pa napapawalang visa yun. Kaya aangkinin ko ang bata. Ha? Ang ibig mong sabihin, aangkinin mong anak mo siya? Oo, Mami. Babawiin ko silang mag-ina para tayo ang makinabang sa bata. At hindi ang Midel na yun. Ah, oo nga, Ado. Atoy, mayaman na tayo. Sa wakas, nasubukan din natin ang humiga sa malambot na higaan. May katulong pa tayo. Lahat ng kailangan natin ibibigay lang. May tagapagluto tayo. Oh, Elyang, nasubukan din natin ang naging mayaman. Oo, kaya magpabili na rin tayo ng sariling sasakyan natin para kung may gusto tayong puntahan, magagamit natin. Ay, nako. Pag-aaralin mo pa akong maneho niyan eh baka hindi ko na kaya. Kalesa, pwede pa. Problema ba yun? Di kukuha tayo ng driver. Oo nga, ano? Ay, sige, pagdating ni Janice mamaya, sabihin natin sa kanya. Ay, nako, parang nakikita ko na ang mangyayari. Magtataka ang mga kaibigan natin at mga kamag-anak natin.
dadalawin natin sila at magbibigay tayo ng pera sa kanila. Sino kayo? Huwag kayong papasok! Huwag! Huwag! Sino kaya ang biglang pumasok kina Ilyang at Atoy? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Anak ni Janice. Dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.